Sino ang pumatay kay Nardong Putik? Si Nardo o Leonardo Manesio sa tunay na buhay ay naging isang alamat sa lalawigan ng Cavite dahil sa pagtakas o pag-iwas maging sa mga otoridad na humahabol sa kanya. May taas na 5'4 si Putik at 3 na kilabot sa kanyang kaliwang braso at sikmura at isang agila sa kanyang kaliwang dibdib. Ang sinasabing anting-anting niya ay isang maliit na pulang bato at eskapularyo na mayroong nakaukit na religious inscription at sinising na gawa sa tanso. Nakuha umano niya ang titulong Putik dahil sa paglubog niya sa lubluban ng kalabaw at gumagamit lamang ng kawayan o kaya ay tangkay ng papaya upang makahinga sa ilalim ng putik habang tinatakasan ng mga pulis na humahabol sa kanya. Si Putik ay pinanganak noong 1923 sa Sabang de Asmariñas, Cavite. Ang kanyang ama ay isang politiko na pinatay ng kanyang mga kalaban. Isa siyang driver at minsang naging pulis ng de Asmariñas. Pinakasalan niya si Feliciana, subalit marami siyang naging ibang kalaguyo. Nagkaroon siya ng anak na lalaki na si Leonardo Jr. at dalawang anak na babae na sina Angelita at Estrelita. Nagsimula umanong gumawa ng krimen si Putik noong 1948. Batay sa datos ng Philippine Constabulary, siya ay sangkot sa illegal possession of firearms, kidnapping, armed robbery at pagpatay. Kabilang sa mga malalaking krimen na kinasangkutan niya ang Maragondon Massacre noong 1952 kung saan pinatay sa pamamagitan ng patalim ang alkalde, hepe ng pulisya at ilang pulis. Sangkot din siya sa pagpatay kay Lieutenant Colonel Laureano Marana, ang provincial commander ng Cavite noong 1957. Ginamit din umano siya ng mga politiko na nais manatili sa kapangyarihan. Nahuli at nakulong si Putik noong 1953 pero nakatakas noong 1955 sa detention cell ng constabulary sa Imus, Cavite. Muli siyang nahuli noong May 27, 1958 matapos siyang ma-corner sa isang kiskisa ng bigas sa Medisyon, Kawit, Cavite ni Lieutenant Elias Lazo Jr. ng 31st PC Company at Lieutenant Federico Navarro ng 117th PC Company. Isang tip ang natanggap ng otoridad na si Putik ay matutulog sa bahay ng isa sa kanyang mga kabit. Tinangka ni Putik na takasan sila sa barila na tumagal ng 45 minuto. Nagtamo lamang ng mga maliliit na sugat si Putik sa braso at kanang kilay at sikmura. Napromote naman na kapitan ang dalawang opisyal at ginawaran ng Gold Cross Medal, ang ikatlong pinakamataas na military medal. Si Putik naman ay hinatulan na makulong ng 182 taon at 2 buwan at nakulong siya sa National Penitentiary sa Muntinlupa. Nakatakas siya noong Oktubre ng 1969 at nanuluyan sa isang mahirap na magsasaka sa Cavite. Lalong kinatakutan si Putik nang makatakas ito at muling nagasik ng lagim sa kanyang probinsya. Pinag-ibayo niya rin ang kanyang mga ilegal na operasyon gaya ng pagtatanim ng marijuana at pangingikil. Noong Pebrero ng 1971, pinasok ng Narcotics Division ng National Bureau of Investigation ang plantasyon ng marijuana sa Imus, Cavite na hawak ni Putik. Nahuli ang mga NBI agent na sina Rogelio Domingo at Antonio Dayao na pinahirapan bago pinatay ni Putik. Nagalit ang NBI Director Jolly Bugari noon at inutusan ang kanyang mga tauhan na trabahuin si Putik. Noon ay bagong talagang hepe ng NBI Narcotics Division ang NBI agent na si Ipemaco Velasco. Sa loob ng isang buwan, natukoy nila ang mga galaw ni Putik. Nang makumpleto na nila ang surveillance operation, inilunsad nila ang isang operasyon noong Oktubre ng 1971 ng iba't ibang ahensya. Nang lumabas si Putik sa bahay ng isa sa kanyang kalaguyo, minaneho niya ang isang Chevrolet Impala car sa Manila Cavite Highway. Natunugan ni Putik ang mga bumubuntot sa kanyang tauhan ng Philippine Constabulary at natakasan niya ang checkpoint na itinayo ng mga ito sa Panamitan at Tabon sa Kawit. Pero hindi napansin ni Putik ang Volkswagen Kombi na sumusunod sa kanya. Sakay ng kombi sina Velasco at iba pang NBI agents. Naunahan nila ang sasakyan ni Putik at pinagbabaril ang sasakyan nito na nagresulta sa kanyang kamatayan. Hinila ang sasakyan sa headquarters ng NBI lulan ang walang buhay na si Putik. Isa-isa na ring nahuli ang kanyang mga tauhan. Dito na semento ang pangalan ni Velasco na naging NBI director din ng Lumaon.
Nagkaroon naman ng iba't ibang pananaw ang mga taga Cavite sa pagkamatay ni Putik na nagsilbi umanong Robin Hood sa ilang maralita. Meron namang ibang kwento kung papaano nalaglag ang public enemy number 1 ng Cavite. Lumutang ang pangalan ni Juanito Remulla sa pagkamatay ni Putik. Ayon sa kwento, ang mga tauhan ni Remulla ang totoong pumatay kay Putik. Dahil sa takot maging ng mga otoridad kay Putik bunsod ng mga kwento tungkol sa kanyang agimat, walang gustong gumalaw sa kanya. Matapos napatayin ni Putik ang dalawang NBI agent, kinausap ni Remulla si Bugarin upang trabahuin ang most wanted criminals sa kanilang probinsya. Ang hiniling lamang umano ni Remulla ay saluhin ng NBI ang kanyang mga tauhan upang hindi makasuhan ang mga ito. Pinatambay umano ni Remulla sa kanyang bahay ang grupo ni Velasco at pinapunta na lamang ang mga ito sa lugar ng patay na si Putik. Ang pagkakapatay kay Putik ay nagpasikat sa pangalan ni Remulla na naging provincial board member, vice governor at gobernador ng Cavite. Lalo ding sumikat ang pangalan ni Putik na isa pelikula ang kanyang buhay noong 1972 at 1984 na parehong pinagbidahan ni Ramon Revilla Sr. na kilala sa paggawa ng pelikula na may kaugnayan sa paggamit ng anting-anting.